Hello mga Kelox, and welcome to Elox Vlogs TV again. Nagkita-kita-kits na naman tayo sa panibagong video natin. Mga Kelox, ngayong araw na ito ay ipapakita ko sa inyo yung bago kong grass cutter. Ito, Kaas TD40 made in Japan. Mga Kelox, yan ang aking bagong grass cutter ngayon. Ito o, oh, yan o. Oh. Hindi ko na-picture nung bagong delivery din yan mga Kelox kasi may ginagawa tayo. Aray o mga Kelox, oh, may plastic pa. Naka-plastic pa yan. At siguradong bago yan. Paanda rin natin siya mamaya, ipapakita ko sa inyo. Saka mga Kelox, bago ang lahat, nagpapasalamat ako doon sa bumili ng aming merenda. Mga Kelox, pansit. Tapos ito, sasaling ko na din sa lalagyan namin. Oh no! Kay Sir Migs Garcia sa kay Ma'am Jaisel de Villa. Salamat sa nilang dalawa at nagka-merenda kami. May makakain na naman kami mamaya, kami mga magtatrabaho nila dito. Si Joey Orline, si Alfonso Matanggihan, at si Ronel Manalo, si Atinora Punyo, at si Julio Iseo. Sila makakasama natin mamaya pag kakain natin ng pansit. Mga Kelox, papakita ko sa inyo yung aking grass cutter na ginagamit natin. Kung natatandaan nyo pa. At ito na yung aking grass cutter mga Kelox, yung ginagamit ko dati. Kung natatandaan nyo pa, nasira yung kanyang crankcase saka yung ating timinger dito. Hindi pa naibibili ng piyesa yan mga Kelox, kaya bumili muna ng bagong grass cutter, pamalit muna yun muna habang wala pa yung piyesa natin na in order mga Kelox. Ito nga pala mga Kelox, kasama ko rin dyan ang ating walang iba kundi ang ating magiting na mga ngayon eh. Este Manderigma at si Paring Ramirez at yung isa pa niyang kasama na nasa loob ng office, si OIC. Shoutout sa nilang dalawa. Ayan o, tingnan niyo, digman-digma na talaga yan mga Kelox. At dyan naman mawawala pa yung init ng kanyang pansit. Kaya unahan niya yung taas ng usok bago pa makalamig. Harap mo natin eh. Yow! A few moments later. Siyempre mga Kelox, dito naman tayo. Tuturo ko sa inyo mamaya kung paano panda rin ang ating TD40. Kaas kasi yan, hindi ko alam mga Kelox kung Kawasaki din bang ito. Hindi ko masabi kasi yan, nakatata kasi Kaas eh, TD40. Made in Japan. Mga Kelox, pagka ating bubuhayin yan, meron tayo din yung switch, may on-off tayo dito. Yan. Siguraduhin natin naka-on yan pag ating bubuhayin ng ating grass cutter, naka-on. Tapos may gasolina, tapos may choke din yan. Ayan o, pwede natin itaas at pwede natin ibaba. Yan sa gadang choke. Dito naman, itong ating buhay ng gasolina. Pwede, pag itinagilid natin, patay. Tapos pag binaba naman natin, buhay na uli ang ating daloy ng gasolina mga Kelox. Siyempre, narito ang ating, ano bang tawag dito? Basta ito, dito natin siya hilahin. Bago pala natin siya hilahin, atin munang siguraduhin na pipitin natin to. Bubuksan natin siya. Kumbaga, parang sa takip, i-open natin. Yan o. Ganyan lang o. Ganyan. Punta sa kaliwa, punta sa kanan. Hay! No! No! Pero dito tayo sa kanan, pagbubuhayin natin. Tapos, saka natin siya hihilahin. Mga Kelox, sa ring purpose nito, pwede nyo itong apakan. Ganito. Yan. Apakan nyo yun. Tapos, bago nyo ito hilahin. Ang tamang paghawak ng ating kuwan ay nakaganto, mga Kelox. Yan o. Pag hihilahin nyo, tapos nakapak dito. Para hindi siya tumaob pag hinila. Mga Kelox, kaya mamaya ulit at tsakaan muna tayo ng pansit. Oh my God! Wow! At siyempre mga Kelox, tuturo ko sa inyo kung paano natin pandarin ang ating bagong grass cutter ngayon. Kaya manood kayo mga Kelox. Para ito sa mga baguhan tulad natin, yung mga hindi pa marunong mag grass cutter o magpandar ng grass cutter, eh panoorin lang nila ito para sila matuto kung paano pandarin. Sa mga mga grass cutter, basic na lang talaga saan lang paano pandarin at kanlang mga grass cutter, okay? Kita nyo mga Kelox, ito na ang aking grass cutter ngayon. Noong nakaraan, ang gamit ko yung Honda GX35. Ayun ang aking grass cutter na gamit. Ngayon ay nagkaroon siya ng sira, kaya ito naman ngayon ang aking gagamitin. Bagong issue yan sa akin mga Kelox, kaya bago na ang aking grass cutter. Naka-Kaas TD40 naman tayo. 2-stroke na siya. Yung akin dati, 4-stroke ang gamit ko. Ngayon, 2-stroke na lang. Okay mga Kelox? Pakita ko sa inyo mamaya pagka-paandarin ko na mga Kelox. Okay?
At yan na mga kalox, paandarin na natin mga kalox. Ito, unahin natin to, yung kanyang pin, ang cylinder, i-adjust natin dyan. I-adjust natin, tapos ito, i-on, yan. Nakataas na siya, nakataas. Tapos yung ating choke, ibaba natin ng choke. Pwedeng half choke, pwedeng todo. Oh, nasa no! Nasa mga kalox, kasi kung malas ang tunog ng yung minor, bawasan natin. Ayos na, tapos hilahin na lang natin siya mga kalox. Papayta ko sa inyo. Okay, start na natin mga kalox. Baka masyadong malakas mga kalox. Sarap yung pindutin nyo ito. Okay na, tatapos na tayo mga kalox. Yan mga kalox, bali tatabasan natin yan. Yan medyo malago, may malago na ako natabasan pa di yan. Tatabasan natin yan mamaya at papaitaw sa inyo mamaya pagtabas na mga kalox. Medyo naubusan ang gasolina kaya magsasalin muna ako para matapos ko yung counting yan. Pakita ko sa inyo ito mamaya mga kalox, yan natabasan ko na. Bali, pa-apat na unit na natin ito, papaitaw sa inyo yung apat na unit ko natabasan. Isa din napakalago, hindi ko napakita sa inyo kung gaano kataas yung damo kanina. Wala nang gasolina. Sasalina ko na ng gaso. Whew. May minor tayo dyan mga kalox. Nandito ang ating minor. Oh. Yun, oh. Pagka masyadong malakas ang ugong ninyong grass cutter, dito nyo lang hinaan sa minor niya mga kalox. Kita niya mga kalox. Okay, mamaya ulit. Dito na tayo mga kalox. Harun yung ating natabsan. Bali, nagtabas muna tayo ng apat na unit. Yan. Bali, isa. Isa, tapos patbok. Dalawa. Ang lago niyan mga kalox, hindi ko lang nakipakita sa inyo nung tinatabasan ko kasi walang magkakamera. Dalawa. Yan po ulit, tatlo. Yan, tatlo. Nasari, paapat ito. Yan. Yan na mga kalox. Napakita ko na sa inyo ating tinabasan for today. Mamaya na lang ulit. Wala na ibang masabi, hindi hasta la vista. Baby.